Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay May 20, 2023, Sabado, para sa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hatid ko po mula dito sa Bukawi, Bulacan, sa Diocesan Shrine ng St. Andrew Kim Taigo. At pagninilay ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 18 verses 23 to 28. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasya niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo, at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Mapagpalang araw sa inyo at mula po dito sa simbahan ni St. Andrew Kim Taigo, hatid ko po ang ating pagninilay mula sa ating unang pagbasa kung saan narinig natin ang pangalan ni Apollos at dito ay ipinaliwanag din at na-describe, no, kung gaano siya kahusay magsalita tungkol din sa mga kasulatan. Si Apollos ay hindi pa kabahagi ng komunidad na tinatawag na Kristiyano noong panahong iyon, pero sila po sa tulong nila Priscilla at Aquila ay naipakilala nila ito, no, si Apollos sa komunidad. At doon ay maganda siguro mapagnilayan natin dito yung bahagi na may mga tao talaga, no, mayroon din mga tao na pinagkalooban ng biyaya na makapagsalita, kakayahan na makapagpaliwanag, na lalo tigit pagdating sa salita ng Diyos. So, kumbaga, hindi lang po pare ang maaari magpahayag ng salita ng Diyos, kundi marami din, no, sa panahong ito, marami mga laiko, marami mga preacher na tinatawag ng Diyos. Isa, mas magaling pa nga po ang mga preacher, no, kaysa sa pare. No? Pero sadyang, kailangan natin maging bukas sa biyaya ng Espiritu Santo na marami din tao ang pupwedeng makapagpaliwanag ng salita ng Diyos. Minsan may mga, no, minsan may mga pare, ako minsan may mga pagkakataon na hindi ko maintindihan at hindi ko kayang ipaliwanag ang salita ng Diyos. Pero pag may napapakinggan akong mga nagpapaliwanag na hindi naman pare, at napakalaking tulong nun para sa akin na makapagbahagi na o mapagugutan ng reflection. So,
At isang kagandahan po no, na kailangan natin matutunan dito kay Apollo ay naging bukas din siya no, na pagamat marami siyang alam, pero naging bukas pa siya doon sa mga bagay na pwede pa niyang matutunan, pwede pa niyang malaman. Eh, yun kasi, no, minsan konting kaalaman natin sa salita ng Diyos, akala natin, alam na natin ang tungkol sa Biblia. Pero dito po, kaya ito yung isa sa hiwaga no, na ipinapaliwanag sa atin at ipinapakita na ang biyaya ng Diyos ay ipinagkaloob sa maraming tao, na kailangan lang natin magsama-sama, kailangan lang maging maging open-minded no, sa na hindi lang tayo ang may kakayahan na makapagpaliwanag ng salita ng Diyos, hindi lang tayo ang pinagpahayagan at pinagkalooban ng Espiritu Santo, kundi marami pang tao. Kaya nga ngayon, no, ini-empower natin yung mga laiko at ini-encourage natin na sila rin mismo ay pupwedeng makapagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang ito, no, seminarista, brother, deacon, no, pare, obispo, no, maging ang mga laiko ay mayroong kakayahan sa tulong ng biyaya ng Espiritu Santo na makapagpahayag din ng mabuting balita. Kaya huwag po ninyong mamaliitin ang inyong kakayahan, dahil para na rin natin sinabi na walang kakayahan ng Diyos para gamitin tayo na makapagpahayag ng mabuting balita. Kaya muli po, sa mapagpalang araw sa inyo.